So ayan, kwentuhan muna tayo. Ayan. So, OFW ng Qatar. Pabalik ng Qatar. Ayan, so, galing tayo ng Pilipinas. So, kwentuhan tayong malupit. Ayan, so kwentuhan tayo. About sa OAC at sa flow nung pagbabalik ko dito mula airport sa Aten hanggang dito sa airport ng Qatar. Ayan, so sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, Rodel's TV, OFW dito sa Qatar. So ayan, so resign ako actually sa company. But last minute, narenew yung QID ko. So hindi pa sure kung ibabalik nila ako o kukunin nila ulit ako. Last week ng August, so nag-confirm sila na pababalikin ako. At the same time, gahol na ako. Gahol na gahol. As in. So, sa OAC tayo. So, kailangan ng appointment. So, pag nagpa-appointment ka, yung BM online na bago ngayon. Bago, I think, like 2 years ago. Ayan. So, yung Luma, bali, update mo lang siya doon. So, then, tiga Bulacan kami. At sa Pampanga ako nagkumuha ng OAC. Sa SM Pampanga. Ayan. So, kung doon ay pupunta, may libreng. Of course, pasyal. Of course, yung mga gala. Ayan, pagkatapos mong kumuha doon. So, yun. So, yun. Ano ba ang kailangan sa OAC pagkuha? Tandaan na dalawa yung OAC. Yung change employer at yung isa is same employer. Pagka same employer, update mo lang yung exemption mo. Ayan. So punta ka lang doon, may exemption doon sa BM online, so apply ka lang doon. So mga kagaya ko na nag-change employer kasi first time kong magbakasyon doon sa employer ko ngayon. So ito yung para sa'yo. So unang-una pa lang dito sa Polo Qatar, nagpunta ako doon last minute. So since last minute nga wala akong appointment, so hindi in-accept. At the same time kasi ginawang mandatory ang pag-ibig, contribution, update, and then yung insurance. Dito yon. Then binigyan nila ako ng maliit na papel para ipakita doon sa Pilipinas. Ayan. So, while andito ako, I think 2 days before my flight, inayos ko na yung pag-ibig ko dito. Ito yung details ng pag-ibig. So, ako, 200 pesos. So, binayaran ko yung 1 year. So, that is almost like 2,000 something Philippine money. Ayan. So, i-ano ko na lang sa screen. Ayan. So, yan yung ginawa ko sa pag-ibig. And then, sa insurance naman, matagal lang ako naghahanap ng insurance, even though wala pa. So, meron kaming nahanap. Okay naman yung good and terms niya. Terms and conditions niya. So, okay naman. So, bali, ang dala ko bago ako umuwi is insurance, saka yung pag-ibig na update. Updated contribution. Ayan. So, bago ako pumunta ng Pampanga, ayan, OAC day na tayo. Ayan. So, bago ako pumunta ng Pampanga, dala ko na yung verified contract. And then, yung OWA, membership na renewal. Of course, kasama na yun sa verification ng contract o yung OWA membership. And then, yung OAC nga dito. And then, photocopy ng passport, ng QID. And then, sa pagkuha o sa pagbabe-verify naman ng contract, ayan, check natin sa susunod na upload natin. Kung ano yung kinakailangan dito sa Qatar. Ayan, kasi yun lang na na-experience natin. So yun, pagkatapos, bago ako pumunta, sorry, bago ako pumunta ng SM Pampanga, yun, naka-ready na siya. Verified contract. And then, yung OWA membership. Dito ko na inayos yun. Sa Qatar. And then, meron tayong QID, passport. And then, yun nga, yung insurance saka yung pag-ibig update. So, ang wala lang sa akin is yung appointment.
So, before ako magpunta ng Pampanga, nagpa-appointment ako using BM Online. Mahirap lang siyang kumuha. Pero ang gagawin nyo is yung latest. Kumbaga ngayon, September 10, kahit yung October 10 or October 30 pa or November 30, yun yung kunin nyo. Kasi pagdating natin sa Pampanga, yun ang unang hanapin. Tatanungin sa inyo dun sa assistant desk kung mayroon na kayong appointment. So kung mayroon kayong appointment, priority kayo. Pagkatapos nun, antayin mo lang, bibigyan kayo ng number. So doon sa counter nila, bi-verify lahat ng documents. Pagkatapos nun, pagka okay na yung documents mo doon, verified contract, and then yung OWA membership, and then meron kang insurance at pag-ibig, and then check nila yung printout ng appointment mo. Kasi sa printout ng appointment, nandun na yung details mo, i-correct lang nila yon. And then pagkatapos nun, papupuntahin ka pa rin dun sa OWA katabi lang niya mismo. Ayan, shout out sa mga tiga POEA, SM Pampanga, OWA. So ano yun, sa one-stop business club ba tawag doon? Yun, basta yun. Doon sa SM Pampanga, third floor. And then, papupuntahin ka sa OWA, present mo lang sa OWA yung resibo mo, yung resibo ko dito sa Qatar, and then, okay, thank you, and then, balik ka na doon sa OAC window. Ayan. So sa OAC window naman, bayad ka ng Qatar. And then after that, merong guidelines doon kung paano i-print out yung OAC. Ayan. So sa halagang 100 pesos. Ayan. So katakot-takot na abala. Abala sa appointment, abala sa krudo, sa sasakyan. Of course, yung isang araw mo, kung merong ka pang kulang na documents, of course, the next day, babalik ka pa. Depende pa kung gaano karami yung kukuha ng OAC during that day. Ayan. So, hindi siya madali pag sa Pilipinas kayo kumukuha. So, ang may advice ko, mas maganda na kung saang bansa kayo kukuha, lalo dito sa Middle East, isacrifice nyo din yung isang araw nyo dito. Kasi, dito mas marami tayong day off, mas maraming taon o days o buwan na nai-spend natin dito. So yung isang araw o dalawang araw na i-spend natin doon sa Pilipinas pagkuha ng OAC is malaking bagay. Kasi 30 days lang halos yung bakasyon natin at mayroong 45 days, swerte na sa 2 months. O may yung iba naman, may mga ano na din, may mga 6 months, 3 months, ganun. Pero sa kagaya ko na normal employee or normal na OFW, sorry, so 30 days lang, maximum 40 days. So yung dalawang araw mo, and then of course sa abala mo pa sa pag-aasikaso ng ganito. But then again, it's a hassle-free kung meron kayo ng mga documents. And again, kaya lang naman ako sa Pilipinas at first time kong kumuha sa Pilipinas. Kaya ako nangarag din. Usually inaayos ko na yan dito sa Qatar. So 10 taon na ako dito sa Qatar and then 3 years sa Dubai. So 13 years na ako nag-abroad. First time kong kumuha sa Pilipinas. Since nagka-conflict nga about my resignation, kaya hindi ko siya naayos dito agad. And of course, sa mga tiga Middle East, dito sa Qatar, ang hirap kumuha ng appointment. Tama? So yun. So recap lang tayo. Ito yung sa screen natin kung ano yung mga kailangang documents. Ito. Years later! Ayan, may hihahabol lang ako. Hindi ko ini-encourage, pero napaka-supportive ng mga help desk ng POEA. Kung wala kayong appointment at di kayo makapagpa-appointment, i-guide nila kayo mismo doon sa laptop nila. Tatanungin yung mga details nyo para magawang kayo ng appointment. Pero hassle yon. And at the same time, kagaya nga ng sinasabi ko, ilan yung kukuha within the day. Ayan. So again, don't confuse. Okay? Kung babalik kayo ng the same employer pa rin, kuha na lang kayo ng exemption. Doon din sa BM Online. Pero sa kagaya ko, na change sponsor o change employer, ayan. So
eto yung para sa inyo. Ayan. So again, magpa-verify hanggat maaga kasi yung verification nandun, wala namang expiration yan. Kung bago kayong kung nag-change sponsor kayo o nag-change employer. Tapos yung OWA, 2 years naman yan. And at saka kailangan natin yan. Huwag kayong manghinayang. Because at the end, para sa atin yan. Parang security natin. Huwag naman nating ipanalangin. Pero ang ganda ng benefits ng OWA. Ayan. Kung hindi man natin, kung ang mentalidad natin na hindi natin napapakinabangan, since required siya, push yourself na ma-renew yung OWA membership nyo. Ayan. So yung dalawang yun ay importante. Ngayon, of course, nakakuha na ako ng OAC. Overseas Employment Certificate. Ayan, sa halagang 100. So, next time na magbabakasyon ako at hindi ako lumipat ng kumpanya. So, yun. Sa exemption na lang ako. So, walang kaabog-abog pagka same employer.